naman, it's cooking time again with Peachy and Miss Peachy Reyes. At syempre, huwag niyo na makalimutan yung asawa natin dyan. Asawa natin natin. No. Asawa. Asawa ni Miss Peachy. Asawa mo lang. Asawa ko lang ito. Very supportive na asawa ni Miss Peachy. Napakaingit. Huwag kang maingit. Sweeter than the vegetables in Baguio. Wow, kaya pala laging napapapa. Hindi totoo. Joke po. Teka lang po ha, hindi po ako wala akong mansanas dito. Ano lang, puro pansit canton kasi tinikman oh. At kinain na namin ni Miss Peachy habang nag-break. Ayun. Oo, so sasabihin ko na, ngayon isang healthy dish din ang gagawin natin. Okay, wow. Oo, ang vegetarian hot pot, ang ating mga gagamitin ay isang oyster sauce ng Mama Sitas. Ano yan? Vegetable paste? It's oysters. Ah, it's the regular one, yes. Oo, later I will show na may iba-ibang variants na yung oyster sauce ng Mama Sitas. Ah, oo. Pero teka lang, iko-correct ko lang yung sarili ko, Miss Peachy. Alam na ng oyster sauce, meron bang oyster sauce na vegetable, di ba? Minsan kasi po, talaga ang utak ko, Miss Peachy, minsan, no? Pero yung ginamit natin kaninang mix na gisa, mix yung nagagamitin natin. For our vegetarian hot pot, tama-tama, dalawa lang ulit. Magsasabaw tayo okay. Sa bawat gulay. So mamaya, papakita natin sa kanila kung ano mga ingredients ng vegetarian hot pot. Okay. Ang ating ingredients para sa vegetarian hot pot ay 4 na tasang tubig or soup stock. Mas malinam na pag soup stock, pero tubig, no? Tapos, mga 1 tablespoon ng ginger. Okay. Na hiniwa. 1 onion. Okay. Mas masarap sana kung shiitake mushrooms, pero wala tayong nakita sa palengke. So, ang pwedeng palit, any mushroom. Pwedeng ito, oyster. Pwedeng boton. Ah, okay. Any mushrooms naman. Flexible tayo dyan. Tapos, may carrot sliced. Wow. Mga 1/2 cup. Fresh. Tapos, young corn. Oh. Mga 5 piraso. Tapos itong leeks, napaka-giant ng leeks dito sa Baguio. At saka ang gaganda nila. Oh, isang stalk lang yan na sinlice natin. Tapos Chinese cabbage, mga 1 tasa. At mga 120 grams nitong sotanghon or mung bean noodles na ibababad natin sa tubig para lumambot na. Ayan, so... And syempre, anong ating mga pampalinamnam ng vegetarian hot pot? Ang Mama Sita's oyster sauce at ang ating gisa mix. Wow! So, ito ang mga ingredients ng vegetarian hot pot. So, isisingit ko lang sa kanila ngayon, aasahan nyo na magpapalit na tayo ng tatak ng oyster sauce. Kaya yun. Kasi dati kasi Miss Peachy, alam mo naman ako, no? Prangka ako dun sa mga kaibigan ko dyan sa YouTube at saan pa man yung mga nanonood, yung mga naaliw sa mga home cooking namin. So, ngayon na meron din oyster sauce na Mama Sitas at available din po sila abroad. Available to kahit gallon size. Ayun. Pwede na ko siya sa iba-ibang bansa, like sa Dubai. Yun na ang ipo-purchase ko, di ba? At natutuwa ako na may mga nakausap akong mga may-ari ng restaurant, sabi niya, ayaw na niya itong Chinese brand. Gusto niya yung Mama Sitas. Oo, kasi masarap. Masarap at tunay na oysters yan. So, ano na ngayon? Puro-puro, kung babasahin natin ang ingredients, syempre, may konting tubig, pero nakalagay dito, oysters. Yan. Tapos, hindi ko na mabasa. Hindi lang. Oo, real oysters. At saka, hindi lang yun, Miss Peach. Meron na rin dyan mga karagdagong mga spices within the oyster yes. sauce. Mm-hmm. Kasi nakita ko may mga ginger ng galon. So, ngayon, anong gagawin? So, luluto na tayo. Nagpakulo na ako ng 4 na tasang tubig. So, dito, okay. Ayan, kumukulo na. So, pwede na tayo mag-umpisa. Pwedeng 4 na tasang tubig o soup stock. Okay, so alin ang uunahin natin ilagay sa peach? Kahit na ano. Pero, syempre, inuuna ang mga mas matitigas na gulay. Okay. Para lang medyo... Mas hindi malata yung iba. O yung ibang gulay, no? So, I'll add the onions. This one is interesting kasi... Lagay ko na rin yung ginger dahil sa lasa. Okay, kasi hindi ko pa natutry ito eh. Yan. The carrots. Tapos, lagay muna natin. Ayan. For a while, ayan, pero kumukulo na rin. How about tsaka the baby corn? Yes, the baby corn. Oo. Habang pwedeng pakibukas na rin itong bote ng ating oyster sauce. Sure. Walang problema yun. Ayan. Ako kasi, ako yung tao din, Miss Peach, na mahilig din gumamit ng oyster sauce sa kusina. Napaka
perfect para sa mga gulay, no? Oo, kasi hindi lang sa mga gulay, hindi pati rin sa mga kanne, masarap din siya. Tapos basta ang daming nagagawa kasi ng oyster sauce. Ayan, mainit, no? So pwede ko na rin add tong ating leeks. Okay. Kasi masarap ang flavor ng leeks sa sabaw. Hindi ko pa nga natatry. Narinig mo na ba yung leek soup? Hindi may narinig ako ng leek soup na only white part ng leeks. Wow! Gusto ko nga itry eh. Pampapayat daw yun. Siguro masarap doon pagka yung soup stock ang ginamit. Ano, para may flavor talaga. Ay, hindi yun. Talagang vegetarian. Ay, talagang vegetarian talaga. Pero actually, napansin mo, gaya ng ginawa natin ng pansit canton, kahit tubig ang ginamit natin because the flavors are in the pouches of the mama sisa. Ayun! It's very malinamnam even without the soup stock. We just use water na wala tayong mga sahog kagaya ng hipon o karne. Pero lalo na kung may hipon yung nagkarne, mas lalong sumarap. Pero alam niyo po, pwera bido at pwera pambuboda, masarap talagang na-surprise ako dun sa lasa ng chop suey. So ayan, kumukulo, dadagdag ko na rin itong mushrooms para yan ang magiging parang base na yung vegetarian hot pot mushroom flavor, no? Wow! And then, ang sarap niya mahipon. Ayan, mabilis lang yan naluto. Add ko na rin itong yung Chinese pechay natin. Chinese pechay natin. Yes. Kahit sa abroad, may nabibili yung Chinese pechay. Oo. Tapos, Peachy, can you help me? Pakilagyan nga ng isang pouch ng Mamasita's Gisa Mix. Ah, okay. So, habang ako, 2 tablespoons nitong oyster sauce ang aking ihahalo dito sa ating vegetarian hot pot. Sure. So, eto na. Ready na yung pouch ko. Oo. Ako, dito ko na may measure. Medyo natatansya naman yan. So, 1 tablespoon. Even medyo naman. 2 tablespoons. Okay. Yan. And 1 pouch of Mamasita's panggisa mix. Wow, yan. Hmm, bango. Tapos nito, hihintayin lang natin siya kumulo hanggang maluto itong gulay. And then, it's done. Wow, so ganyan lang. It's very quick. How about our mung bean noodles? Please? Ah, yes, yes. The mung bean noodles, hulog na rin pala natin. Nakalimutan ko na yung ating binabadyan. Sorry sa mga kaibigan ni Miss Peachy. Mga kaibigan at mga kababayan nating kamahal-mahal. Muntik ko nang makalimutan dahil na yan. Ito yung binabad natin. Kaya kinakailangan na ibabad ang mung bean noodles sa tubig para mabilis lumambot. Oo, ayan, tiga mo, ngayon na hinalo natin siya sa sabaw, halos nag-blend in na. Oo, ilang minuto lang tapos na yan siya. Oo, napakalambot. So, hihintayin lang natin ito kumulo, tapos luto na siya. Tapos, malapit na, hindi man lang tayo makakakanta ng isang kanta. Ayun na nga, kukulo na siya. So, lipat na natin siya sa serving pot, Miss Peachy. Yes, oo, lilipat na natin. At kaya babalikan namin maya-maya konti. Wow! Ayan, kita mo yung speech yung nag-ano-ano pa. O, napakainit ng ating sabaw, no? Tapos kitang-kita mo yung iba-ibang gulay na ating hinalo. Yes. Pati na yung mga noodles dito. Yes, masarap po yan pag ngayon, lalo na po kapag winter, no? Hindi ka kahit yung spring season, ha, di ba? At saka, Miss Peachy, napansin ko, akala ko isang klase lang ng oyster sauce meron ng Mamasita's. Yun pala, marami. Apat, pero tatlo lang ang ating nabaon dito sa Baguio. Meron tayo itong regular oyster sauce, itong garlic oyster sauce. Wow! Less sodium, dahil yung iba, di ba, conscious about their salt intake. Yes. Kaya less sodium. At may vegetarian oyster sauce. Itong vegetarian, nalaman ko, sa Europa kasi very strict ang importation requirements. Yes. So, lab vegetarian, kaya nagkaroon ng vegetarian oyster hindi sauce. Hindi lahat doon nakakapasok, kaya kaya binagawa lahat ng Mamasita's yung lahat ng magagawa nila para makapag-export doon. Tama ba? Export? Kaya yun, umira na naman. Para maangkat ang mga produkto doon. Next time siguro, tuturo ko rin sa'yo yung tip dito sa natutunan ko sa isang auntie ko. Yung sa garlic oyster sauce na ginamit as marinated chicken. Napakasarap. Wow! At saka love ko ang chicken. Kaya gusto kong matutunan yan. Send mo sa akin ang email mo. Napakadali. Kahit ngayon, pwede ko na ibahagi na mababad mo lang sa garlic oyster sauce yung chicken. Tapos ready to pan fry. That's it. Ah, that's it. That's it. Para sabihin ko, pwede rin i-grill. I-grill pwede din. Pero kasi hindi naman lahat may grill. Ayun na nga. Mahirap mag-grill. Ang pan fry sa teflon, saglit lang. One thing. Mm-hmm. Sa tingin ko, pwede rin i-cook sa oven. Oh, yes. Wow. So, syempre, mga nagtitipid. Unless maraming manok yan. Oo, pan-fry ang pinakamadali talaga. Ayun. Oo. So, ito ang mga oyster sauce ng Mamasita's. Na sana, matry nyo rin yung mga ibang
variants. Kasi may kanya-kanyang ano siya eh. May kanya-kanyang flavor. Oo, may kanya-kanyang flavor. Kaya yun. So, paano? Hindi na po natin papatagalin. At ulit, pwede niyo pong i-check lahat ng mga niluluto namin dito sa Baguio, sa food trip namin with Mama Fitas, sa website namin, www.cookingwithpeachy.com, at syempre, sa Mama Sitas na website. You can check Mama Sitas website for all the products at www.mcita.com. Para doon sa gusto mag-inquire, sa mag-inquire, info@mcita.com. Para din doon sa mga allergic sa oyster sauce, meron din pong silang Mama Sitas soy sauce. Pero hindi po lahat available yun. So, pero gaya nga na sinabi ni Miss Peachy, marami pong, ano, maraming kinds of oyster sauce sila. So, tikman nyo po kung saan swak sa inyo. Oo, kasi may kanya-kanya tayong taste. Yung iba gusto mag-garlic, iba gusto mas lasang oyster. Oo, yung iba yung classic, o diba? So, paano, Miss Peachy, hindi na natin papatagalin at meron pa tayong iba pang lulutuin. Yes, so, mamaya, kita-kita tayo ulit. At maraming salamat for watching. Ingat lagi! Ciao, ciao!